the prince, and they went. Did Christ go to preach? Did Christ go to preach to the spirits in prison? Spirits in prison. Pwede yata, hindi ko na rin gamitin. Panay po yun. Spirits in prison. Spirits in prison. Good evening po mga minamahal na mga kapatid. Ang ating programa, ang Tinig ng Reformasyon ay muli pong nagbabalik ngayong gabi upang paglingkuran po kayo, bahagian ng mensahe ng Panginoon sa layunin na makatulong po kami sa inyong paghahanda pang-espiritual para sa buhay na walang hanggan na ating makakamtan at maisakabuhayan doon sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Okay. So, aking binabati po ang lahat na ating mga suking tagapakinig, maging ang mga baguhan na ngayon lamang po makinig. Kayo po ay ang aking binabati ng mabuting magandang gabi. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, maging sa physical, mental at spiritual. Ating binabati rin po ang ating mga viewers sa Facebook. Salamat po sa inyong pagpapatnubay sa ating ginagawa na pangangaral dito sa radyo at sa Facebook. At nawa po maging kapakipakinabang ang ating ginagawang pag-aaral tuwing gabi para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, ay manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay narito upang mag-aral ng inyong mga salita. Amin pong
sinasangguni ang oras na ito sa inyo, ang aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng makalangit na karunungan upang maintindihan namin ng maayos o mabuti ang aming pag-aaralan. Pagpatawad mo ang aming mga kasalanan at pagpalain po ang lahat namin mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating sa aming programa, nakikinig ng inyong mga salita at sa mga makikinig pa sa ating video pagka nire-replay nila. Nawa po ay sila ay mabiyayaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na ng Panginoong Jesus. Amen. Diretso na po tayo sa ating pag-aaral sa nakatakda na paksa na ating pag-aaralan ngayon. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayong gabi ay may kaugnayan pa rin po sa paksa ng paglaya na mapaglaya sa mga maling aral na siyang patuloy nating pinapag-aralan. Kaya natin binibigyan ng mahabang panahon ito para talakayin ay sapagkat ito ay naaayon sa layunin ng Panginoon na ang mga tao na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo ay nais niya na sila'y lubos na mapalaya doon sa kasalanan upang sila po ay hindi na magpapatuloy sa paggawa pa ng mga kasalanan. Sapagkat may nakasulat sa Biblia na ating binasa noon sa John 8 verse 32 na ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ayan po, gusto ng Panginoon na tayo po ay lubos na mapalaya. At upang tayo lubos na mapalaya, kailangan na tayo po ay mapalaya doon po sa mga maling mga aral. Dahil ang mga maling mga aral, ito po ay nagdadala sa atin sa pagiging alipin ng kasalanan. Okay. So, bilang pagsimula ng ating pag-aaral ay nais kong basahin natin ang Acts chapter 20 verse 26 to 31. Kaya ipinapahayag ko sa inyo sa araw na ito na wala akong pananagutan sa dugo ng lahat ng tao. O bakit na po sinabi niya na wala siyang pananagutan sa dugo ng mga tao? Tuloy natin. Ito ay sapagkat hindi ako nagkulang na ipangaral sa inyo ang buong kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya naging tapat siya sa pangangaral kaya sabi niya wala siyang pananagutan. Kaya nga, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila ay itinalaga kayong mga tagapangasiwa ng banal na espiritu upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng sarili niyang dugo. At ito ay sapagkat nalalaman ko ito na sa pag-alis ko ay papasukin kayo ng mga mabagsik na lubo na walang patawad na pupuksain ang kawan. Titindig mula sa mga kasamahan ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis. O sa ibang translation ay kasinungalingan upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Pinag-iingat tayo ni Pablo dito sa mga mabagsik na lobo na pupuksa sa mga kawan. Ang mga lobo na tinutukoy ni Pablo ay hindi mga hayop kundi mga tao na mangangaral ng mga aral na lihis sa katotohanan upang ang mga alagad ni Kristo ay maapit na sumunod sa kanila. Ang babala ni Pablo sa mga Kristiyano noon, dito sa nabasa natin, ay para din sa atin ngayon na nabubuhay sa huling mga aral. Sapagkat higit na marami ngayon ang mga taong nangangaral ng mga aral na lihis sa katotohanan upang akitin ang mga alagad ni Kristo na sumunod sa kanilang maling aral. Ang tawag ng Biblia sa mga taong nangangaral ng mga aral na lihis sa katotohanan ay mga bulang apostol at mandarayang manggagawa. Basahin po natin
ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 11 verse 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. So tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, ako po ay nagbibigay din ng babala sa aking kapwa na mga Kristiyano at sa mga nagnanais na mag-Kristiyano na mag-ingat po tayo sa mga mandarayang mga manggagawa na nangangaral ng mga aral na lihis sa katotohanan na itinuro ng mga sinaunang mga propeta at mga apostol ni Kristo. Huwag po tayong magpailalim sa kanilang mga maling aral dahil ang maling aral ay nagdadala sa atin sa pagiging alipin sa kasalanan. Basahin po natin ang Galatians 6 verse 4 and 5. Ito ay kagagawan ng ilang hindi tunay na mga kapatid na pumasok ng palihim upang matyagan ang kalayaang tinaglay namin kay Kristo Jesus. Nang sa gayon, gawin nila kaming mga alipin. O, nakita nyo ang layunin nitong mga bulaang mga apostol na gagawin ang mga sumunod sa kanila na mga alipin. Kaya sabi ni Pablo, hindi sila pumayag. Hindi kami nagpailalim sa kanila kahit sandaling panahon lamang upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. So mabuti ang ginawa ni na Pablo dahil hindi sila nagpailalim sa mga maling aral ng mga hindi tunay na mga kapatid sa pananampalataya, kundi ipinagtanggol nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. Magagawa din po natin, mga minamahal na mga kapatid, ang hindi magpailalim sa mga aral na lihis sa katotohanan. Subalit, kailangan na tayo ay makaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil ang banal na salita ng Diyos ay makapagpapatibay sa atin. Basahin po natin ang Acts chapter 20 verse 32. Sabi po dito, at ngayon ipinagtataguwilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan, kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. So tama po ang sabi ni Pablo na ang banal na mga salita ng Diyos ay makapagpapatibay sa atin upang hindi tayo madala sa mga arang nalihis sa katotohanan. Ito po ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing gabi dito po sa radyo at ngayon po ay sa Facebook. Ngayon po ay nais kong ilantad ang isa na namang maling aral na umiiral ngayon sa mundo ng mga Kristiyano, na ang kaluluwa daw po ni Jesus sa tatlong araw na ang kanyang katawan ay nasa libingan ay bumaba sa impyerno at nangaral sa mga espiritu ng mga patay na nakabilanggo doon. Yan. Marami ang naniniwala na si Jesus ay bumaba sa impyerno o hell after na siya ay namatay at nailibing. Ang aral na ito ay binanggit sa tinatawag na The Apostles' Creed na laging inirerecite ng maraming mga reliyon. Ganito po ang sabi dito doon sa tinatawag na The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. Yan po ang portion doon. On the third day, He arose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Yan po yung tinatawag na the Apostles' Creed. Actually, ito yung tinatawag na statement of belief. Okay. So sabi doon sa Online Encyclopedia Britannica,
The Apostles' Creed is also called Apostolicum. It's a statement of faith used in the Roman Catholic, Anglican, and many Protestant churches. So, ito daw po yung ginagamit ng mga Roman Catholics, Anglican, and many Protestant churches. So, hindi lang isang iglesia ang gumagamit nito. Oh, na statement of belief. Belief na ibig sabihin, doon sa pinakasentro, they believe that Jesus descended into hell. Oh, sa Tagalog, si Jesus ay bumaba sa impyerno. Ayan. At sabi pa dito, it is not officially recognized in the Eastern Orthodox Church. So, alam natin na may split ang Roman Catholic Church, ano? Na yung Western at saka Eastern Church. Doon sa Eastern Orthodox Churches, hindi daw official na rin recognize nila itong Apostles' Creed. Unofficially, they recognize, but officially, they don't. Sabi po sa website ni Billy Graham, merong information dito makukuha natin, gusto kong i-share. Sabi sa website ni Billy Graham, in its oldest form, yung pinakaluma daw na forma, the Apostles' Creed goes back to at least 140 AD. Okay, 140 AD, about 70 years after the death of Jesus Christ. Many of the early church leaders summed up their belief as they had an opportunity to stand for their faith. See, for example, 1 Timothy 6:12. These statements developed into a more standard form to express one's confession of faith at the time of baptism. So parang itong statement of belief dito, ito yung kailangan na i-affirm ng isang candidate for baptism bago siya binyagan. Meaning, pag hindi niya i-affirm ito, hindi niya sabihin na nananampalataya dito, ay hindi siya bibinyagan. So, sa amin, yung tinatawag na profession of faith. Bago mabinyagan, merong profession of faith muna. Ayan. It is not scripture, but it is a simple list of the great doctrines of the faith. The word Catholic means relating to the church universal, and was the word used in the original version of the creed. It does not mean the Roman Catholic Church. O, tandaan nyo yan, ha? Yung Apostles' Creed na sinabi, pag sinabing, I believe in the Holy Catholic Church, that is not referring to the Roman Catholic Church. Pero yung Holy Catholic Church doon is the universal body of Christ. So, hindi yung ano. Kaya, syempre, yung mga Roman Catholic, they apply to themselves. Ito namang Anglican, they apply it to themselves. Yung mga Protestant churches, they apply it to themselves. Na sila yun. Hindi natin alam how the others view it. Pero ito yung sabi niya, no, ng paglilinaw ni Billy Graham, na yung sinasabi dito daw na Catholic means relating to the church universal, and was the word used in the original version of the creed. It does not mean the Roman Catholic Church, but the church, the body of Christ, as a universal fellowship. The phrase, he ascended into hell, was not part of the creed in its earliest form. Oh, yan. Gusto kong i-highlight ito, mga kapatid. Ha? Anong sabi ni Billy Graham dito? Yun daw pong sinasabi dito na he descended into hell, hindi kasama dun sa original na version ng Apostles' Creed. Ibig sabihin, hindi ito yung original na pananampalataya ng mga yung iglesia ni Kristo noong araw. It was added later on. Kung anong taon, hindi naman binanggit ni Billy Graham kung kailan na anong taon ito na i-insert. Yung he descended into hell. Ibig sabihin na isa ito, mga kapatid, sa katuparan ng sinabi ni Pablo na binasa natin sa Acts 20 verse 29 and 30, na pag-alis ko ay papasukin kayo ng mga mabagsik na lubo na walang patawad na pupuksain ang kawan. Titindig mula sa mga kasamahan ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis. Yun. Sila ay magtuturo, magsasalita, mangangaral ng mga bagay na lihis. Anong dahilan?
upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So ito po ay isa na tayo o aral, itong sabi doon na Christ descended into hell, sabi hindi kabahagi ng original na Apostles' Creed, pero ito po ay letter na lang na idinagdag nila. Pero ito po ay lihis doon sa pananampalataya ng original na iglesia ni Kristo. Ang tanong, lihis nga ba sa katotohanan ang turo na ni Jesus, si Jesus ay bumaba sa hell o impyerno pagkatapos na siya ay namatay at nailibing? Yan ang dapat nating i-examine, kung lihis ba o tumpak. Okay. Siyempre, pag hindi lihis, kung ito ay sang-ayon doon sa aral ng mga alagad, as per New Testament record, so ako ang nagkamali, siyempre. Pag sinabi ko na lihis, ako ang nagkamali kasi hindi naman pala lihis. Pero kung mapatunayan na lihis nga, hindi nga ayon doon sa ipinangaral ng mga alagad, di lihis nga yan. So isa na yon doon sa tinatawag na katuparan ng hula ni Pablo na merong magsisitindig mangaral ng mga aral na lihis doon sa katotohanan. Kaya dapat pong mag-ingat tayo, huwag nating tanggapin ang mga ganyang aral. Okay, so yan ang tanong, lihis nga ba sa katotohanan na pinangaral ng mga alagad o hindi? Ang sagot ko po dyan, mga kapatid, hindi lamang po lihis, kundi lihis na lihis po sa katotohanan ang aral na si Jesus ay bumaba sa impyerno noong siya ay namatay at nabuhay. Bakit po? Dahil ayon sa aral ng mga tao, dahil ito po ay ayon sa aral ng mga tao o tradisyon ng mga tao, na ang hell ay impyerno, ang hell o impyerno ay lugar ng nagliliyab na apoy para sa final punishment of the wicked. Yan po yung hell na sinasabi nila. Okay. If hell is the place for the final punishment of the wicked demons and men, then Jesus could not go there because he is not wicked. And he does not deserve any punishment. Nakuha niyo po ang punto. Sabi nila, ang hell ay yung lugar na nandun yung nagliliyab na apoy na walang hanggan, at doon po paparusahan itong mga wicked demons and wicked men nang walang hanggang kaparusahan. Ayan. Kung ganun ang hell, tapos sasabihin natin na Christ descended to hell, hindi pumunta siya doon sa place of punishment. Anong gagawin niya doon? Yan po ang sinasabi natin. Hindi po pwede na pupunta si Jesus doon kasi yung hell na yon, ayon doon sa aral nila, is naka-reserve yon para doon sa mga wicked demons and men. Hindi naman wicked si Jesus. Paano siya pupunta doon? Kaya hindi po pwede. Hindi po pwedeng bababa si Jesus sa impyerno na kinaroroonan ng mga demonyo at masasamang mga tao, dahil hindi naman siya masama at wala siyang kasalanan na dapat pagbayaran sa impyerno. Kaya lihis na lihis po talaga sa katotohanan ang aral na si Jesus ay bumaba sa impyerno. Kaya kung mayroon po sa inyo ang nagre-recite ng Apostles' Creed noon, ay huwag na po ninyong i-recite yan. Hinto na po natin. Pero kung gusto ninyong i-recite talaga ang Apostles' Creed na yan, ay gawin po ninyo, pero alisin ninyo yung sabi doon na he descended into hell. Tanggalin nyo yun dahil hindi naman part pala ng original version yun. Mali yun, lihis yun, kaya tanggalin natin yun. Recite, you can recite the Apostles' Creed as your statement of faith, but minus this teaching na mali. Totally, hindi naman daw talaga kasama yan sa original version ng Apostles' Creed ayon kay Billy Graham. Kaya huwag nating isama ang mali sa tama. Alisin ang mali at itira ang tama. Ito po ang
pinangangaral namin dito sa programa ng Ang Tinig ng Reformasyon. Ine-expose namin ang mga mali para alisin natin at palitan ng tama para yung ating paninindigan ay puro tama, walang halong mali. Tanong, kung yung sabi na he descended into hell ay lihis sa katotohanan, ano ang totoong aral ng Biblia? Yan, yun. Ha? Basahin po natin ang totoong aral ng Bible ukol dito sa sinasabing hell, ha? Yung pinuntahan ni Kristo. Dito sa Acts chapter 2 verse 27 to 30, ganito po. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazareth ay isang lalaking pinagtibay ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa ng mga tanda. Siya ay inyong dinakip sa pamamagitan ng inyong mga kamay at ipinako ninyo siya sa krus at pinatay. Siya ang ibinangon ng Diyos sa pagkakalag ng matinding hirap ng kamatayan sapagkat hindi siya maaring pigilin ng kamatayan. Tanong, bakit hindi maaring pinigpigilin ng kamatayan ang pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan? Ituloy natin ang basa. Ito ay sapagkat si David nga ay nagsabi ng patungkol sa kanya. O, ang dahilan daw ay dahil meron palang sinabi si David tungkol sa kanya. Anong sabi niya? Nakita ko ng unang Panginoon sa harapan ko sa lahat ng panahon dahil siya ay nasa aking kanang kamay, hindi ako makilos. Ito ay sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades. Hindi mo rin pahihintulutan na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Sino pala itong si David maliban na siya ay hari ng Israel na kilala natin? Ha? At ano ang pinatutungkulan ng salitang hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades? Hindi mo pahintulutan na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan? Okay, ituloy po natin ang basa. Siya nga ay isang propeta. O, si David pala ay isang propeta. Ha? Ibig sabihin, yung sinabi niya tungkol kay Jesus, hula pala yun. O, siya nga ay isang propeta at alam niya ang sinumpa ang pangako ng Diyos sa kanya. Ipinangako sa kanya na mula sa bunga ng kanyang katawan, ayon sa laman, ay ititindig niya ang Mesiyas upang iluklok sa kanyang trono. Dahil nakita na niya ito, nang una pa, kaya nagsalita siya patungkol sa pagkabuhay muli ng Mesiyas. Sino uli yung Mesiyas? Si Kristo. So si David, naghula tungkol doon sa pagkabuhay muli ni Jesus. Anong pangungusap ang tumutukoy doon sa nabinang binitiwan ni David ang tumutukoy sa pagkabuhay muli ni Jesus? Tuloy natin. Sinabi niya na ang kanyang kaluluwa ay hindi pinabayaan sa Hades ni nakakita ng kabulukan ang kanyang katawan. Ayan po mga kapatid. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay mga saksi. Hula pala ni David tungkol sa pagkabuhay muli ni Jesus yung sinabi niya na ang kanyang kaluluwa ay hindi pinabayaan sa Hades ni nakakita ng kabulukan ang kanyang katawan. Tanong, ano ang nasa Hades na inihula ni David na hindi pababayaan? Ang kaluluwa ni Jesus ang nasa Hades na sabi ni David na hindi pababayaan ng Diyos. So Hades po, hindi impyerno. Yung sinasabi dito na kaluluwa ni Jesus na bumaba sa Hades, hindi po yan impyerno. Hindi po impyerno ang Hades, mga kapatid. So hindi po pumunta si Kristo doon sa Hades, I mean sa impyerno na tinutukoy nila, kundi pumunta siya sa Hades. O dinala siya sa Hades. Ayan. Kaya nung nandun siya sa Hades, natupad ngayon yung hula ni David sa kanya na hindi pababayaan ang kanyang kaluluwa na nasa Hades na mabulok. Ayan. Hindi papayagan.
So yun pa lang tayong sinabi ni David na yon ay patungkol doon sa kanyang pagkabuhay na maguli. At ang katuparan na natupad yung sinabi ni David na hindi pababayaan ang kanyang kaluluwa doon sa Hades ay yung ano, yung reality na siya ay binuhay muli ni Jesus. Yun po ang sinasabi. Okay, so basahin po natin ang sinulat mismo ni David sa Old Testament, ha? Kasi yung binasa natin kanina is New Testament, dito sa Acts. Ngayon, para masagot natin yung tanong kung ano ba yung nasa Hades. Ano ba itong Hades at ano ba itong kaluluwa ni Jesus na nasa Hades na hindi pinabayaan ng Diyos na mabulok? Basahin natin ang Psalm 16 verse 10. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa, Tagalog ha, kaluluwa, sa Sheol, ni hindi mo man tiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Okay, so nasaan po ang kaluluwa ni Jesus ayon sa hulang ito ni David? Ang kaluluwa daw po ay ni Jesus ay nasa Sheol. Ang kaluluwa daw po ni Jesus ay nasa Sheol. Ang Hebrew word na Sheol ay isinalin sa wikang Greek na Hades. So yung original word pala doon sa Psalms is Sheol. Nung i-quote ni Pedro, dinamit na yon na translation ay Hades. So alam natin ngayon na yung Hades ay tumutukol doon sa Sheol na binanggit ni David. At ang tanong, ano itong Sheol na ito? Ito ba ay may nagliliyab na apoy? Ito ba yung sinasabi nila na impyerno na place of final and eternal punishment of the wicked demons and men? Hindi po, mga kapatid. Kundi ito po ay walang iba kundi yung grave o kaya libingan. Sa English is grave. Sa Tagalog, libingan. Paano natin nalaman na ganun na nga ang meaning ng Sheol? Okay. Dito po sa Ecclesiastes 9 verse 10. Tignan natin ha, saan pumupunta yung mga ano ang meaning ng Sheol. Anumang masumpungang gawain ng inyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparoonan. Okay. Yan, sa Tagalog ha, ginamit itong Sheol, hindi nila isinalin. Mabuti nga hindi isinalin, pero ito kasi yung King James Version, sinalin nila yung Sheol na grave. Yan. So tama ang pagkasalin dito. Pero doon sa talata kanina na Psalm 16 verse 10, sa halip na isalin nila ng tama na grave, isinalin baga naman na hell. Itinagalog ng iba, impyerno. Di nagkaroon ngayon ng mali na unawa. Yan. Kaya dito sa English, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave or Sheol whither thou goest. Kaya ang kaluluwa ni Jesus noong namatay ay hindi bumaba sa impyerno o hell at nangaral sa mga espiritu ng mga taong namatay na nandoon daw, kundi doon sa Sheol o libingan, dinala ang kanyang kaluluwa. Tanong, ano ang kaluluwa ni Jesus na nasa Sheol o libingan? Ang kaluluwa ay salin ng Hebrew word na nephesh. Okay. So, yung original na Hebrew word pala is nephesh. Tapos, itrinanslate nila sa English na soul, trinanslate din nila na kaluluwa sa Tagalog. So, ang salitang nephesh sa Hebrew ay tumutukoy sa taong buhay o kaya sa katawan ng taong patay. Okay, tandaan ninyo yung nephesh na Hebrew word, ginagamit po para tukuyin yung katawan ng taong buhay. Okay? Tayo may katawan. Pag tayo humihinga, buhay tayo. Pero kung nahugo na, nawalan na tayo ng hininga at tayong namatay, itong katawan na ito, pwede pa rin tawagin na
na nefes o katawan o kaluluwa. Kaya merong kaluluwa na humihinga, na yun na yung nefes yon, at kaluluwa na hindi humihinga, nefes pa rin yun. Ayan. So, ito ang susi para maintindihan natin yung ano doon. Itong katotohanan na ito ang magbigay ng tamang unawa doon sa sinasahula ni David kay Kristo na ang kanyang kaluluwa ay hindi iniwan o pinabayaan doon sa Sheol. Okay. Ano po ang ebidensya natin na yung palang ano, yung palang nefes na salita na itrina-translate na soul o kaya kaluluwa sa Tagalog ay tumutukoy doon sa katawang humihinga na tinatawag na kaluluwang buhay at saka yung katawan na hindi na humihinga, ibig sabihin kaluluwang patay. Ayan. Basahin po natin Numbers chapter 13, chapter 19 verse 13. Numbers 19 verse 13, tandaan nyo yan. Okay. Sino mang humipo, sino mang humipo ng bangkay ng taong patay at hindi maglinis ay ihahawa ang tabernakulo ng Panginoon at ang taong yaon ay ihihiwalay sa Israel. Ayan po ang sinabi. Sa English, whosoever toucheth the dead body of any man that is dead and purified not himself defileth the temple of the Lord and that soul shall be cut off from Israel. So yung na-translate dito sa Tagalog na bangkay, yan ay nefes yan sa Hebrew. Yun din namang ano, yung tao doon na translate na soul doon sa second part, na yung nakahipo. Yung bangkay ay nefes yun. Yung tao na humihinga, na buhay, na humipo doon sa bangkay, na tinawag na soul, nefes din yun. Kaya titingnan nyo po mga kapatid. Yung humihinga na ano, yung humihinga na tao, humihinga na katawan, ibig sabihin buhay, nefes yun. Kaya sa ibang translation, sabi doon, kaluluwang buhay. Kaluluwang buhay. Sa English, living soul. Pero, yun namang bangkay, yan ay kaluluwang patay. Yan. O, nefes pa rin yun. So, both yung buhay, katawan na humihinga na buhay, nefes, at saka yung bangkay na hindi humihinga, nefes pa rin yun. Patay, patay. So, merong living soul, merong dead soul. Okay. Ang tanong, nung si Kristo ay namatay, at sabi doon na hindi pinabayaan ang kanyang nefes, ang kanyang nefes o kaluluwa o soul doon sa Sheol, ano yun? Yung kaluluwang buhay o yung kaluluwang patay? Anong tinutukoy doon na kaluluwa o soul? Living soul or dead soul? Siyempre, alam po natin yan, napakalinaw na yun pong nandun sa soul, na nefes ni Kristo ay yung kanyang bangkay. Kaluluwang patay, hindi yung kaluluwang buhay. Kasi nung siya ay kaluluwang buhay pa, ay hindi pa siya linagay doon sa Sheol. Nandun, nakapako siya, ipinako. Tapos nung namatay, nawalan na yung kanyang hininga, bago siya ipinasok sa Sheol. Sheol, grave o libingan. So yung pong kanyang bangkay, ang nandoon sa, na ipinasok sa Sheol, na sa Greek is Hades at sa Tagalog ay libingan, sa English ay grave. Ayan po mga kapatid ang katotohanan, yan ang totoong aral ng mga alagad. So kung ganun pwede natin gawin na isubstitute natin sa halip na sabihin natin na soul
I-substitute natin yung bangkay kasi yun naman ang tinutukoy. Ha? Remember, yung nefesh could refer to the living soul, which is the body that is breathing, or the dead soul, which is the body without breath. Yan. At alam natin na nung dinala siya sa Sheol, sa libingan, wala na siyang hininga. Kaya bangkay na yung dinala doon. So ganito ang magiging basa kung palitan, i-substitute natin yung bangkay doon sa kaluluwa at i-substitute naman natin yung libingan doon sa Sheol. Kasi ang Sheol nga, meaning libingan yun eh. O, sa Tagalog, ganito na ang magiging basa ng Psalm 16 verse 10 at saka Acts 2 verse 29. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking bangkay sa libingan, ni hindi mo man tiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Yan. Di maganda, very very clear kung ganun na sa English. For thou wilt not leave my body in the grave, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. O di very very clear na pagkaganyan. Kaya malinaw po na hindi bumaba ang nefesh o kaluluwa ni Jesus sa hell o impyerno na may nagliliyab na apoy na hindi namamatay-matay at nangaral doon sa mga espiritu ng mga taong namatay. Mali po ang aral na yan. Lihis sa katotohanan yan. Kaya itakwil po natin yan. Alisin po natin sa ating isipan ang maling aral na yan. I-recite po natin yung Apostles' Creed. Alisin natin, huwag nating isasama yon para magiging tama ang ating paninindigan sa pananampalataya. Tanong, ito ang tanong naman ng iba. Kung hindi kayo naniniwala na si Jesus ay bumaba sa impyerno, which is totoo naman dahil hindi, wala naman sa Biblia yun eh. Later invention na lang yon sabi ni Billy Graham, tapos idinagdag nila doon sa Apostles' Creed. Okay. So kung hindi kayo naniniwala na si Jesus ay bumaba sa impyerno, at pinangaralan ang mga espiritong nabilanggo, paano naman yung ano, paano nyo ipaliwanag yung binabanggit doon sa 1 Peter 3 verse 18 to 20, na may mga espiritong nabilanggo na pinangaralan ni Jesus, noong siya ay bumaba sa impyerno. Yan ang assumption nila, na ayon daw dito sa 1 Peter 3 verse 18 to 19, si Jesus, nung siya ay namatay, bumaba ang kaluluwa niya doon sa impyerno, nangaral doon sa mga espiritu ng mga patay na nakabilanggo doon. But that is only an assumption, mga kapatid. Patunayan natin yan, basahin natin para makikita ninyo. Alam nyo, itong mga haka-haka eh, mahirap eh. Maraming maraming na nasisira dahil sa haka-haka eh. 1 Peter 3 verse 18 to 20. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, and put to death in the flesh, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached into the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls, were saved by water. Dito sa verse 19, ito yung controversial issue dito, yung sabi doon, he went and preached unto the spirits in prison. Ayan. So, meron daw nangangaral doon sa mga espiritu na nakabilanggo, na wala namang ibang further explanation dito, but they assume that these spirits in prisons are the souls of the dead that are confined in hell. Yung mga kaluluwa daw ng mga patay na nandun sa impyerno, ito daw yung mga spirits in prison. Okay? Yan, pero assumption lang yan dahil wala namang sinasabi dito. Sa English, sabi dito, dahil si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid upang madala niya tayo sa Diyos,
Pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan din niya, pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong sumuway na nang minsan ay hinintay ng pagbabata ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa ang arka. Ilang tao lamang ang naligtas, walang walo lamang ang naligtas sa arka sa pamamagitan ng tubig. Alam niyo mga kapatid, itong talata na ito, hindi naman ito tinuturo yung sinasabi nila. Wala tayong mababasa dito na si Jesus, yung kanyang kaluluwa, na noong siya ay namatay, na ilibing ang katawan niya, yung kaluluwa niya, na immortal, ay bumaba doon sa impyerno at nangaral doon sa mga spirits in prison. Hindi naman ganun yun eh. In the first place, wala naman dito, hindi naman binanggit dito kung nasaan itong mga spirits in prison eh. Di naman sinabi dito na yung mga spirits in prison ay nandun sila sa impyerno. You cannot read even the word hell dito. Wala. Kaya bakit natin ipapasok yung idea na wala naman? Alam nyo mga kapatid, itong talata na ito, it's just a matter of analyzing and understanding kung ano ang nasasabi, sinasabi. Okay, subukan po natin sa pagsamasamahan natin ito ng pagtulungan natin na i-analyze at unawain ng tama para hindi po tayo malilito. Okay. Magbigay lang po ako ng mga guiding questions para sa analysis natin. Okay. Unang tanong, isesettle natin, sino ang pumunta at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo? Ayon sa talata, sino po ang pumunta at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo? Ang sagot mga kapatid ay si Jesus. Ayan. Basahin natin dito sa verse 18 and 19. Si Jesus man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan. Okay. So Jesus 'yon, nagdusa dahil sa kasalanan. Ang matuwid para sa mga hindi matuwid upang madala niya tayo sa Diyos. O yan, tama. 'Yon ang purpose ng kanyang pagdusa dahil sa kasalanan. Yung sabi siyang nagdusa dahil sa kasalanan, pinaliwanag dito sa next sentence. Pinatay siya sa laman. Okay. Kaya yung sinabi doon na si Kristo ay nagdusa dahil sa kasalanan, ibig sabihin, pinatay siya sa laman. Dahil sa kasalanan. Okay. Tapos sabi niyang last sentence, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. Ito, nagkakaproblema kasi ang translation ng iba, binuhay siya na Espiritu. Hindi tama na yan na translation yun eh. Kasi nung binuhay naman si Kristo eh, hindi naman siya spiritual body na aral ng Watchtower yun eh. Na nung binuhay daw si Kristo, wala na siyang physical body kundi spiritual body na yun. Pero hindi po yun yung sinasabi. Pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. Binuhay si Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Okay, tuloy natin sa verse 19. Sa pamamagitan din niya, sino yung niya tinutukoy dito? Idugtong natin itong sentence ng verse 19 doon sa last part ng verse 18. Pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan din niya, yan ang niya dito ay yung Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu, pumunta siya, sino yung siya? Si Kristo, at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ayan. So, paano po si Kristo nangaral? Pumunta doon sa mga at nangaral sa mga nakabilanggo sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan. So, yun po. So, ang unang tanong natin kanina is, sino ang pumunta at nangaral sa mga Espiritu na nakabilanggo? Ang sagot ay si Jesus. Ang sunod na tanong, sa anong paraan na si Jesus ay pumunta at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo?
Ang sagot ay sa pamamagitan ng Espiritu na bumuhay sa kanya. Kaya hindi po si Kristo personally ang pumunta na nangaral sa mga espiritong nabilanggo, kundi siya po ay nangaral sa mga espiritong na nakabilanggo, na nabilanggo, ha? Sa pamamagitan ng Espiritu na bumuhay din sa kanya. Ayan po mga kapatid. Okay. Yan ang malinaw dito sa verse 19. Sa pamamagitan din niya, sa pamamagitan ng Espiritu, pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Question number 3. Sino ang tinutukoy ng mga espiritong nakabilanggo na pinangaralan ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu na bumuhay sa kanya? Magets niyo ba? Sino ang tinutukoy ng mga espiritong nakabilanggo na pinangaralan ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu na bumuhay sa kanya? Ang sagot ay ang espiritong mga espiritong sumuway noon sa panahon ni Noe. Oh, so sino po yung mga espiritu na yon na nakabilanggo? Sila yung mga espiritong sumuway noong panahon ni Noe. Basahin natin ito dito, ulitin natin ha, verse 19 and 20. Sa pamamagitan din niya ng pamamagitan ng Espiritu, pumunta siya si Kristo at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong sumuway. Ayun. Sa ito palang mga espiritong nabilanggo na pinangaralan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu ay itong mga espiritong sumuway. Okay. Sumuway kailan? Sa panahon ni Noe. Ayan. So hindi yung after na ni si Noe, yung sa panahon ni Noe. Okay, ikaapat na tanong. Kailan ginawa ang pangangaral sa mga espiritong nabilanggo sa panahon ni Noe? Oh, kasi sinabi nga natin na itong mga espiritu na nabilanggo na pinangaralan ni Kristo sa pamamagitan ng espiritu na bumuhay sa kanya, ay itong mga espiritong sumuway sa panahon ni Noe. Kaya ang sunod na tanong is, kailan ginawa ang pangangaral sa mga espiritong nabilanggo sa panahon ni Noe? Ang sagot ay, samantalang ginagawa ang arka. Hindi sa panahon na si Kristo ay namatay, hindi doon yung panahon na si Kristo ay nangaral sa mga espiritong nabilanggo sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi doon ang time frame dito na pinag-uusapan na panahon ng pangangaral, hindi doon sa panahon na si Kristo'y namatay, hindi, kundi sa panahon na samantalang ginagawa yung arka. Makikita niyo yan pag inanalyze niyo yung verse 19 and 20. Ibasahin natin. Sa pamamagitan niya, meaning the Spirit, Espiritu, pumunta siya, meaning si Kristo, at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sino yung sila? Iyan ang mga espiritong sumuway. So yung mga espiritong nakabilanggo, iyan ang mga espiritong sumuway. Kailan? Nang minsan ay hinihintay ng pagbabata ng Diyos noong panahon ni Noe. Ayan. Noong panahon ni Noe, samantalang ang arka ay ginagawa. Ayun ang anususi doon. Samantalang samantalang ginagawa ang arka. Ayan po ang ano doon. Yan po ang pinaka susi. Basahin natin ulit. Sa verse 20, iyan ang mga espiritong sumuway na nang minsan ay hinihintay ng pagbabata ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa ang arka. Yon yung panahon na si Kristo ay nangaral dito sa mga espiritong nakabilanggo sa pamamagitan ng banal na espiritu o sa pamamagitan ng espiritu. Kailan? Samantalang ginagawa ang arka sa panahon ni Noe. Yan. Kaya sabi ko nga, it's a matter of analyzing yung mga talata. Kahit sa English, we can analyze the same manner
parehas lang dito sa Tagalog. Ah? Yon. So, ang tanong na huli, bilang resulta ng pangangaral, ilan ngayon ang ano? Ilan ang naligtas? Oh, yon, yung last part ng verse 20, walo lamang ang naligtas sa arka sa pamamagitan ng tubig. Yan. So walo lang ang naligtas. Lahat ng iba na napangaralan, habang dinagawa yung arka, may nangyari na pangangaral, pero ang inaralan dito ay tinawag naman na espiritong nakabilanggo. O, yun na naman ang i-analyze natin. Bakit tinawag yung mga tao noon na buhay, may physical, hindi yung hindi disembodied spirit ito, mga tao ito na buhay, na pinangaralan habang ginagawa yung arka for 120 years, ongoing yung preaching na ginagawa sa kanila until na doon yung pinakahuli, na huling panawagan, pasok na kayo, pero hindi sila pumapasok doon sa daong, sa arka, tinatawanan pa nila si Noe. Hindi sila naniwala. Ayan. Kaya ang resulta, yun lang family ni Noah ang naligtas. Wow, walo lang. Siya, asawa niya, tapos tatlo niyang anak ng mga lalaki, tapos yung asawa din nila, tig-iisa. Kaya, tatlong anak, tatlong pares, di anim. Tapos yung mag-asawang Noe, di tama, walo. Walo lang ang naligtas. Yan po ang nangyari doon sa panahon ni Noe. Yung iba, hindi naligtas, bagamat sila po ay pinangaralan, pero hindi sila naniwala. Kaya nga ang tawag doon ay sa kanila ay espiritong sumuway. Sumuway kasi hindi naniwala doon sa preaching. Okay. Kaya ang sunod na tanong, totoo bang may pangangaral na ginawa sa panahon ni Noe samantalang ginawa ang arka? Ha? Kung mayroon, sino ang aktual na nangaral? Kasi ayon doon sa naunang binasa natin dito, si Kristo yung pumuntang nangaral sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu. Oh. Pero sino talaga ang nangaral doon? Basahin po natin ang paliwanag ni Pedro din. Contextual understanding ito, mga kapatid. 2 Peter 2 verse 5. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang pito pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Ayan. So sino po yung tagapangaral ng katuwiran doon sa panahon ni Noe samantalang ginagawa yung arka? Si Noe ang nangaral. Marami po. Bakit si Noe ang nangaral in reality? Bakit sabi ni Pedro na si Kristo daw yung nangaral sa pamamagitan ng Espiritu? Hindi yung si Kristo personally, pero sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit dito ang paliwanag niya ay si Pedro? I mean, si Noe ang nangaral. Dahil siya ang tagapangaral ng katuwiran sa panahon na yon. Okay, pinaliwanag din ni Pedro, siyempre. Pinaliwanag din niya. Okay. Basahin natin ang 1 Peter 1 verse 9 to 12. Nagagalak kayo sapagkat tinanggap ninyo ang layunin ng inyong pananampalataya na walang iba kundi ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ang sinasabihan ni Pedro dito, yung mga Kristiyano at that time, na sila'y nagagalak, sapagkat tinanggap nila ang layunin ng kanilang pananampalataya na walang iba kundi ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Verse 10, ang kaligtasan ito, meaning kaligtasan ng kaluluwa, ay masusing sinisiyasat at sinusuri ng mga propetang naghayag sa biyayang darating sa inyo. Ito pala yung mga propetang nabubuhay sa nakalipas, kagaya ni Noe, ni Abraham, ni David. Alam nyo, so David, wala akong nabasa sa Old Testament na propeta, pero dito sa New Testament, sabi propeta pala. Hindi lang hari, kundi propeta. Ayan. Si Noe din,
Propeta din yan. Si Enoch, propeta din yan eh. Ayan. Ayon sa New Testament, may mababasa kasi sa New Testament na sinasabi, eh, si Enoch nag-prophesy daw, eh, di propeta. Ayan. So, itong mga propeta noon na nangangaral sila, pero ang espiritu pa lang na nasa kanila ay espiritu ni Kristo. Ah, basahin natin na ituloy. Ang kaligtasang ito ay masusing sinisiyasat at sinusuri ng mga propetang naghayag sa biyayang darating sa inyo. Sinisiyasat nila kung sino at kung kailan mangyayari ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Ayun. So sino palang kaninong Espiritu yung sumasa kanila noon ng mga mangangaral? Ha? Tulad ng mga propeta at itong si Noe na tagapangaral ng katuwiran. Ha? Kaninong Espiritu palang sumasa kanila? Espiritu ni Kristo. Ang Espiritu ni Kristo ang nagpatutuo noon pang una patungkol sa mga kahirapan ni Kristo at ang mga kaluwalhati ang kasunod nito. Ipinahayag ito sa kanila, subalit hindi para sa kanilang sarili, kundi ipinaglingkod nila ito para sa atin. Ang bagay na ito ay ibinalita ngayon sa inyo sa pamamagitan ng mga tagapangaral ng Ebanghelyo. Nangaral sila, tingnan niya, nangaral sila sa pamamagitan ng Espiritu na isinugo mula sa langit. Okay. Oh, paano nangaral itong mga propeta sa nakalipas? Tulad ni mga ngaral na si Noe. Ah, nangaral sila sa pamamagitan ng Espiritu na isinugo mula sa langit. O, anong sabi doon sa ano ang identity? Kaninong Espiritu yung isinugo mula sa langit ayon sa verse 11? Ha? Sinisiyasat nila kung sino at kung kailan nang mangyayari ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. O, so Espiritu ni Kristo pala yung sumasa kanila na isinugo mula sa langit. Mahigpit na hinahangad ng mga anghel na malaman ang mga bagay na ito. Ayan po ang paliwanag. O, lahat ng kinuha natin dito, paliwanag din ni Pedro. Ha? Sa kanyang dalawang sulat, 1 Peter at saka 2 Peter. Okay. Kaya't ang mga espiritong nabilanggo ay hindi tumutukoy sa mga espiritu ng mga tao na kagaya ng iniisip ng mga modernong Kristiyano ngayon na yung espiritu eh yung kaluluwa na humihiwalay sa katawan, ha? Na walang katawan pero may sariling isip at damdamin, ha? Hindi po yun. Hindi yun yung tinutukoy dito na espiritu ng mga tao, ha? Na bilanggo. Hindi yun. Kundi yung mga tao makasalanan, ha? Kasi doon habang time frame kung kailan ginagawa yung pangangaral, kailan ginawa ni Kristo yung pangangaral sa pamamagitan ng Espiritu na sinugo niya. At that, sabi dito, sinugo mula sa langit. Kasi at that time, si Kristo nasa langit. Ang sinugo niya ngayon, Espiritu. O, na si Espiritu ngayon ang nangaral doon sa nanahan kaya sa mga propeta at itong si Noah na nangaral. Okay. So, palagay niyo ba kung yung Espiritu ni Kristo ay wala doon kay Noe, nakayanan kaya niya yun na nagawa yung arka na yun at nangaral? Na tinawag kaya siya ng mga ngaral ng katuwiran? Hindi po. Kaya niya nagawa yun dahil nasa kanya ang Espiritu ni Kristo at siya ay nangaral sa pamamagitan ng Espiritu na nasa kanya, na Espiritu ni Kristo na isinugo mula sa langit. Okay. So ang pinangaralan nila ni Noe noon, hindi yung mga espiritong walang katawan, mga taong may katawan, ha? Na yung buhay at that time before the flood, ha? Habang ginagawa yung arka yon, nangangaral siya sa mga tao. Pero ang tanong, bakit sila tinawag na espiritong nakabilanggo?
dahil sila po ay mga makasalanan. Tandaan po natin na yung sinabi doon na sila yung mga silang tinawag na mga espiritu na sumuway, espiritong disobedient. They were disobedient when? When the preaching was done. When was the preaching done? While the ark is in preparation. Yon. Eh, sumuway sila doon. O, yon. Masuwail palang mga tao yan. Kaya tinawag sila na spirits in prison. Ito, katulad lang yan ng ano, mga tao. Tignan nyo ang Luke chapter 4 verse 16. Ano ang trabaho ni Kristo dito? The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Sino yung tinutukoy dito na mga bihag o captives na palalayain ni Kristo? Ito yung mga hindi yung espiritu ng mga patay na humihiwalay daw sa katawan. Hindi. These are sinners. These are people na may katawan na nagkakasala. Bilanggo sila, inahalintulad sila. They are pictured as tawag doon. Inilarawan sila ng mga bihag. Espiritong bihag. So, we have to recognize that reality. Ito yung sabi ni Kristo na palalayain niya. Saan sila palalayain? Sa kanilang pagkabihag. Anong uri ng pagkabihag? Bihag sa kasalanan. Kaya nga, related ito sa pinapag-aralan natin na sabi ni Kristo, sino mang gumagawa ng kasalanan, siya ay alipin ng kasalanan. Ayan. Sa ibang talata, to whom ye yield yourself servants to obey, you are in bondage to that to whom you serve. You are in bondage. Yan po ang sinabi. So paano naman po yung sabi niya, no? Kasi kung ganun, ito pala yung hindi pala yung mga disembodied spirits ang tinutukoy na spirits in prison, kundi sinners na nabilanggo sa kasalanan. Okay. Ngayon, so malinaw na po sa atin yung 1 Peter 3 verse 18 to 20. Eh paano naman po itong sinasabi sa 1 Peter 4:6? Ito na naman na mayroon daw mga patay na pinangaralan. Binanggit din ni Pedro ito, 1 Peter 4 verse 6. Ito ang context nito ay siyempre i-relate din natin doon sa chapter 3 verse 18 to 19. Magkadugtong 'yan eh. Basahin natin. Ito ay sapagkat ang ebanghelyo ay inihayag maging sa mga maging sa mga namatay na upang sila ay mahatulan ayon sa mga taong nasa katawang laman, ngunit mga buhay ayon sa Diyos sa Espiritu. Parang lumalabas dito na yung may mga patay na pinangaralan ng ebanghelyo. Eh, kung ililiteran mo yan, kung you'll take that sentence as it is, that is impossible kasi hindi mo naman pwedeng pangaralan yung patay. Paano kaya kung pumunta tayo sa sementeryo at mangaral sa mga patay doon? Anong tatawanan lang tayo? Pumunta man tayo doon sa mga bahay na may patay, pag tayo yung mangaral, ang pinapangaralan natin ay hindi yung patay na nasa kabaong. Pinapangaralan natin doon yung mga tao dyan na nakilamay. Yun ang pangangaralan natin, hindi yung patay. Hindi na nakakarinig yun eh. So, this could not refer to sa mga taong talagang namatay. Hindi rin pwede yung sabi nila na, itong mga namatay dito, hindi naman pinaliwanag kung kaluluwa yan eh. Yung mga patay, ito yung mga espiritu na nasa impyerno. Hindi mo rin pwedeng may apply yun doon. Bakit? Kasi sabi dito, yung pangangaralan daw ay, basahin natin, inihayag maging sa mga namatay upang sila ay mahatulan ayon sa mga taong nasa katawang laman, ngunit maging buhay ayon sa Diyos sa Espiritu. O ibig sabihin, ginawa yung pangangaral dito sa mga patay sa layunin na sila ay magiging buhay sa Diyos sa Espiritu. So malinaw na ang rayon ng pangangaral sa kanila ay para sila ay maligtas.
Eh kung i-apply mo ito ngayon doon sa mga sabi nilang kaluluwang nandun na naghihirap sa impyerno, may pag-asa ba bayan na magsisi yung mga nasa impyerno? Pwede ba na si Kristo pupunta sa impyerno at pangaralan niya itong mga demonyo doon at saka yung mga masasama? Ha? Sa layunin na sila ay maligtas? Hindi po pwede. Wala nang kaligtasan yun. Ha? Sila na nga ang pinaparusahan doon eh. Ha? Kaya kahit pa i-apply mo ito doon sa kanilang doktrina, hindi rin angkop. Ha? Hindi rin angkop yan, mga kapatid. Hindi talaga tama yon. So it must be understood in a different way, not in the way that they try to make us believe na si Kristo ay pumunta at nangaral doon sa mga kaluluwa ng namatay na nandun sa impyerno. Ang susi dito is just an understanding. Yung sa King James Version, that is a mistranslation. That is a mistranslation yan, mga kapatid. Meron akong quotation dito sa Worldwide English New Testament. Ito, maganda ito eh. And this gives us a better understanding na practical talaga na pag inunawa mo, tamang-tama. Pero yung the way that the King James translators translate that, medyo mahirap, hindi tama. Kasi they translate it is in a way na para bang ano, yung pangangaralan mo yung mga patay pa. Paano mo pangaralan yung mga patay para maligtas? Hindi po. Tingnan natin ha. 1 Peter 4, 1-6, Christ suffered in his body, dito tayo sa English, you also must be ready to have the same trouble happen to you. When a man has suffered in his body, he has stopped doing wrong things. For the rest of his life on earth, he will not do what people want to do. He will do what God wants him to do. Yun daw tao na ma-convert, ma-convert kay Kristo ay hindi na niya gagawin yung masamang ginagawa ng mga tao, kundi he will do what God wants him to do. In the time past, you did the same things as people who do not believe in God. Tayo naman Kristiyano nung una, ginagawa natin yung gawa ng mga taong hindi mananampalataya. Let that be enough. Tama daw yun, huminto na tayo doon sa paggagawa ng mga ginagawa natin noong hindi tayo nanampalataya. Dapat magbago tayo. You did things you should be ashamed of. Nakakahiya yung ginagawa natin noong before tayo nanampalataya. You did what you wanted to do. Ginawa natin ayon sa gusto natin. You got drunk. You got into fight. You took part in noisy feasting with dancing. You did wrong by worshiping idols. Yan, masasama yan. Verse 4. Those people are surprised now. Yung mga tao na yun na gumagawa ng masama, ganon, ginagawa din natin yung ganon. Pero ngayon, na-surprise sila kasi nagbago na tayo na mga Kristiyano. They were surprised now that you do not do the same wrong things that they do, that you formerly were doing also. And they say wrong things about you because you have changed. Ganon. Verse 5. They will have to explain what they are doing. They will have to talk to God about what they have done. He is ready to judge the living and the dead people. Now verse 6, tignan nyo ha, maganda yung translation dito. That is why the good news was also told to those who are now dead. They will be judged like men who are alive. This was done so that they could live like God in the Spirit. So, ang ibig sabihin nito with this translation, the preaching was done while they were alive. Ganon po ang ibig sabihin. The preaching was done while they were alive. Ayan. And then after that, yung mga kung anong reaction nila doon, pananagutan nila sa Panginoon. Kaya itong mga tao, kung i-compare natin, kunin natin yung context, ano, yung mga masasama na napangaralan noon tapos hindi ano hindi naniwala, pananagutan nila yan sa Panginoon, sasagutin nila yan sa Panginoon. Pagkatapos na namatay na yung tao, wala na, hindi na magbabago, hatol na lang yung naghihintay, judgment na lang. Kaya sabi dito sa verse 5 ng last part, he is ready to judge
living people and dead people. Ayan. This is why the good news was told to those who are now dead. Hindi yung ngayon na patay sila sa bago pangaranan, hindi. Ibig sabihin, before they died, the preaching was given to them na ang layunin sana kung bakit binigay, para sila ay magbago. Kasi pag namatay na sila, hindi sila nagbabago. Tulad ng sinabi ni Pedro, tulad ninyo, kayo noon, ginagawa nyo rin yon yung masama, pero nagbago kayo, kaya ngayon, nagtataka yung mga tao. Yan. Kaya yung mga tao din noon, yung pinangaralan ni Kristo sa magitan ng Espiritu, through Noah, bago sila namatay, pinangaralan din sila noon. Na ang layunin sana, katulad ninyo, na magbabago sila. Yun ang purpose ng preaching, para ang tao ay magbago. Pero ang masaklap, kahit na pinangaralan sila, hindi naman sila nakinig, naging suwail sila. Kaya namatay sila na walang pag-asa ng kaligtasan. Yan po mga kapatid. Kaya ang pinakapunto dito, ang panahon ng kaligtasan ay sa panahon na tayo po ay buhay. Pagpatay na tayo, wala na. We cannot decide anymore. We cannot be saved. Kung hindi natin tanggapin ang offer ng kaligtasan ngayong buhay tayo, wala na talaga tayong second chance na maligtas pa. Kaya ang punto dito mga kapatid, habang tayo ngayon ay nakikinig, buhay na buhay, nakikinig tayo sa pabalita ng Panginoon, manampalataya na tayo. Huwag natin palampasin itong pagkakataon, dahil pag pinalampas natin ito, wala na tayong another chance to be saved. Now is the day of salvation. Kaya pag tinanggap na, pinakinggan natin ang pangangaral, huwag nating tularan yung mga tao doon na pinangaralan ni Noe, na mga suwail, yung mga espiritu doon na nabilanggo, na nawalan ng pag-asa sa kaligtasan dahil naging suwail sila sa pangangaral. Huwag natin silang tularan. Gayon po, nangangaral kami dito gabi-gabi, at kayo na may nakikinig, huwag niyong patigasin po ang inyong ulo. So, sumampalataya po tayo, magbagong buhay tayo, para magtaka ang mga tao sa atin. At malay nyo, sa pagitan ng pagbabago natin, may ma-encourage din ng mga tao na magbago, di hindi lang tayong maliligtas, kundi yung mga kasambahay natin, mahal natin sa buhay, mainganyo, manampalataya para maligtas din sila. Yun po ang layunin ng pangangaral, para ang tao ay maligtas at magbagong buhay. So nawa po ay makinig po tayo. Dito na natatapusin ang ating pag-aaral ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, salamat po sa pagkakataon na nakapag-aral muli kami. Thank you very much po sa inyong paglilinaw sa mga issues, sa mga maling aral na dapat namin itakwil, at ipalit po yung mga mabubuting aral ninyo na siyang makakatulong sa amin para maluwalhati namin ang inyong dakilang pangalan. Patawad po ang aming mga kasalanan, at pagpalain ng lahat ng mga nakikinig. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Bukas na muli tayo magsama-sama para sa isa pa na pag-aaral ng salita ng Diyos. Good night and God bless you all.